Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Tunay na pangalan ng mga tao, lugar at organisasyon na may kaugnayan sa kaso na tampok sa palabas na ito ay pinalitan at binago. Ang anumang pagkakahawig ng mga bagong pangalan sa aktwal na tao, lugar o organisasyon ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Angeles! 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 Congrats, Tol! Congrats, Tol! Congrats! Nakatol! Laude ka! May next year pa naman eh. Ay! Tignan natin kung sino yung mga nakapasa, ha? Vince! Nandito ka! Uy! Yan na! Si Noli! 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 Congrats, guys! Hindi ka lang gagraduate kung laude ka pa. Pa-burger mo naman! Burger! 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 Manlilibre ako! Lex Solis! Lex Solis! Loyalty! Tay! Anak! Nay! Bakit ano nangyari? Ang nangyari sa'yo? Gagraduate na ako. Talaga, akala lang ko ano nangyari sa'yo. Pinakapa mo ako! Sinabi ko naman sa'yo, kayang-kaya mo yan, anak eh. Galing! Galing. Tsaka... Oh. Cum laude lang naman yung anak ninyo! Cum laude! Cum laude! Ang galing! Ang galing! Alam mo, imbitahin mo lahat ng kaibigan mo. Maghahanda tayo! Don! Tay! Dami nyo na nag-asos, nag-aaral ako eh. Alam nyo, ano lang, simpleng handaan lang. Basta kasama kayong dalawa, tayong tatlo, sapat na po yun sa akin. Hindi naman ako papayag noon. Bihira sa mga magulang ang mapag-graduate at lalo na cum laude pa. Kaya imbitahin ko yung kamag-anak natin. Vince? Okay. Unang-una, iiyak na yan! Iiyak na yan! Uy! Iiyak na yan! Yan ang mamimiss ko sa inyo. Mga Brad, salamat sa masayang journey dito sa campus. Hindi ko kayo makakalimutan. Mas napadali ang buhay ko dito dahil sa tulong at suporta ninyo. At naging mas makabuluhan ang pagstay ko dito sa universidad dahil naging instrumento ang grupo natin para makatulong sa iba pang mga estudyante. Aster! Tulong! Aster, tulong! Ano nangyari sa inyo? Dan. Dito. Anong nangyari sa inyo? Pagtulungan kami, Master. Nino? Mga taga-Cinco, Master. Cinco Estrella. Mga traitor. Hindi marunong lumaban ng patas. Tara! Brad, sandali. Hinay lang. Isipin na muna natin kung ano mas makakabuti ngayon. Dalhin muna natin sila sa infirmary para makasiguro tayong okay sila, ha? Ikaw pa! Hindi, kaya ko yan. Kamusta? Ano? Ano nangyari? Sige, pupuntahan kita. Nak, sino yan? Bakit biglang seryoso yung mukha mo? May problema ba? Tay, tumawag yung kabrad ko. May rumble daw sa eskwelahan. Oh, sino? At bakit? Kasali daw sa rumble yung grupo namin. Nakita mo na, yung mga frat na yan ang sinasabi ko eh. Buti na lang wala ka doon. Kung hindi, atakihin ako sa puso. Eh, ano daw nangyari? Eh, na nga po tayo, alamin ko. Baka pwedeng umalis na po muna ako. Kailangan nila ako doon eh. Hindi. Hindi ka lalabas ng bahay ah. Nagkakaintindihan tayo ah. Baka madamay ka doon. Ilang araw na lang gagraduate ka na. Hindi. Walang mangyayari. Oo, tama ang nanay mo. Pakinggan mo. Pahupain mo muna yung gulo. Kumain ka. Po.
At ngayon ka lang, kahapon ka pa namin tinatawagan na. Pasensya na, hindi ako nakalis ng bahay kasi hindi ako pinapayagan umalis. Pero totoo ba yung nabalitaan ko? Kayo yung unang sumugod sa Cinco Estrella? Oh, pero ginantilan namin si Balsa si Peter. Brad, pagkatapos nun ano, gagantihan nila tayo hanggang sa magkaubusan na. Brad, hindi kasi pwedeng manahimik tayo. Kakaya-kayanin lang nila tayo. Brad, nandun na ako, naiintindihan kong galit kayo. Kahit ako nagagalit ako sa nangyari, pero hindi ibig sabihin nun para saktan natin sila. Walang mabuting may dudulot to sa isa't isa. Katulad yan, critical yung lagay ni Martin at ibang mga kasama niya naka-confine. Kakayanin ba yun ang konsensya nyo kung isa sa kanila mamatay? Pare, binibigyan na namin sila ng leksyon para hindi na tayo galawin. Hindi simple leksyon ang ginawa ninyo. Buhay ang nakataya dito. Brad, pati mga kinabukasan ninyo. Brad, hindi nyo ba alam pwede kayong makulong sa attempted murder? At baka nga maging murder pa ito eh, kung sakaling isa sa kanila matuluyan. Mabuti pa, habang maaga. Sumuko na kayo. Manahimik dahil ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring gumitin pa kung laban sa'yo. May karapatan kang kumuha ng tagpagtanggol at kung wala kang kayaan ay ang pamahalaan magbibigay mo sa'yo. Sandali, sir, sigurado ba kayo? Kasi nung nangyari yung rumble, wala naman ako dun eh. Baka malamang dinamay lang ako ng mga kalaban ko, sir. Manuwala kayo sa sinasabi ng anak ko. Hindi ko kaya na pumatay ng anak ko. Hindi. Missis, tulad po ng nasabi ko, maaari po kayong kumuha ng abogado na magtatanggol sa'yo sa korte. Makain kami ng mga kabrad ko sa Cinco Estrella nang biglang sumigaw si Martin. Paglingon ko, may mga lalaking pasagot sa amin. May mga daladalang baseball bats, lead pipes at cutter. At nakatakip mga mukha nila ng panyo. Sa isang iglap, inatake nila kami. Hindi na namin nagawang manlaban dahil marami sila at armado sila. Nakilala ko si Sony dahil natanggal ang takip sa mukha niya. Sinubukan kong makatakbo palayo. Paglingon ko, nakita ko sina Jimmy at Francis. Nakilala ko sila dahil walang mga takip sa mukha nila. Nakita ko si Jimmy. Inatake yung mga kasama ko. At nakita ko rin po si Vince na pinagpapalo si Martin. Pati po si Bal, andun din po sa rumble. Nakatakbo po ako. Pero nadapa ako. Kaya naabutan ako ng grupong Lex Solis. Pinagpapalo po nila ako ng tubo sa iba't ibang parte ng katawan ko. Nakalala ko po sila Jimmy at Chito. Pilit po ako ng laban sa mga ampas ng Lex Solis sa akin. Pero hindi pa po sila nakontento. Sinaksak din po nila ako sa dibdib at kamay. Pinilit ko po makatakbo para sa buhay ko hanggang sa makalayo ako. Nung lumingon po ako, nakita ko po dun si Vince at Jimmy. Nakita ko rin po si Val. Kala ko katapusan ko na dahil inatake na ako ng dalawang lalaking pamaskara. Hindi ko mabilang kung ilang hampas ng tubo ang tumama sa katawan ko. Pero pinilit ko pa rin makatakbo papalayo. Kilala ko sina Philip at Rudy dahil natanggal ang mga takip nila sa mukha. Habang pabalik ako, nakita ko si Martin na nakahandusay habang hinahataw ng tubo ni Vince. Habang si Richard naman, nakambang kanyang lead pipe kay Martin. Hindi totoo yan! Huwag kang magsinungaling! Huwag mong gawin sa amin to! Sa mga magulang ko, magsabi ka ng totoo! Huwag mong balik na rin yung istorya! Order! Magsabi ka ng totoo! Order the court! Sir! Palabasin niyo ako rito! Sir, may sakit ang asawa ko, sir! Sir! Pag may nangyari sa asawa ko, sir, mananagot kayo! Sir, paano nga awan niyo na, sir? Paano nga awan niyo na palabasin? Hindi ka dyan! Balik ka na doon! Sir! Hoy! Kung ayaw mong matulog! Magpatulog ka! Ayoko na dito! Palabasin niyo ako dito! Talagang pilipilit mo ako, ha? Bossing! Ibalato niyo na po sa akin to. Ako na pong bahala. Bumalik na po kayo sa pagtulog. Sige, bata! Pagbibigyan kita! Pero pag may narinig akong ingay sa damo na yan, dalawa kayo manilintikan sa akin. Salamat po, Bossing. Sige! Kuya, ano bang problema niyo? Pwede natin pag-usapan niya at makatulong ako. Tama na, ha? May sakit ang asawa ko, eh. Hindi kong alam kung ano nang lagay niya ngayon. Hindi na rin dumadalaw rito ang pamilya ko. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko para makontak ko sila, eh. Kuya, sulatan niyo yung asawa ninyo. Ipapadala ko sa pamilya ko. Talaga?
Kaya lang, hindi ako marunong magsulat eh. Huwag kayong magalala. Tuturuan ko kayo magbasa at magsulat. Kaya, boss? Oo. Kasama ko po girlfriend ko nun. Kumakain po kami sa labas ng campus. Tapos pagbalik po namin ng school, noon na lang po namin nalaman na may rambol na pala pong nangyayari. May sakit ako nung araw na yun. Hindi nga ako nakapasok sa trabaho, tapos pupunta pa ako ng school. Eh, hindi nga ako enrolled dun eh. Tsaka malabo mata ko, kaya ako nagsasalamin. Kaya malabo ako yung tinutukoy nila. Wala pa ako sa school nun. Nasa mall ako, bumibili ako ng regalo para sa kaibigan ko na ikakasal. Inatake nga kami ng mga Cinco Estrella sa mall eh. Paalis po kami ng mga kaibigan ko noon nung may nakita kaming sumusugod. 15 o 18 ata nakatao na nakapanyo. Tapos bigla po nilang sinugod yung grupo ng Cinco Estrella habang kumakain. Kaso po, wala kami nakita ni isa mala na natanggalan ng panyo habang umaatake. The court finds the accused Jeannie Magtibay, Vince Molina, Francis Tayag, Chito Salvacion, and Sonny Ritualo guilty beyond reasonable doubt for the crime of murder and attempted murder. While Richard Domingo, Val Villaluz, Nolly Mamaril, Rudy Buencamino, and Philip Ruiz are not guilty for the crime of murder and attempted murder. So ordered. Ipagpatuloy niyo yung Bible study, ha? Alam niyo na yan, magpapakabayat. At tandaan ninyo, ang buhay sa kulungan hindi katapusan. Pwede itong maging simula para may tama mga buhay natin. Kayo mag-alala. Lagi kaming dadalaw. At ngayong nasa labas na kami, mas matutulungan namin kayo. Pasensya na, mga brad. Hindi po sa loob ng eskwelahan ko natutunan ang pinaka-importanting leksyon sa buhay, kundi sa loob ng kulungan nang mabilanggo ako ng ilang taon sa salang hindi ko namang ginawa. Nasaan ang katarungan? Nananawagan ako sa lahat ng fraternity at sorority sa mga universidad na isa buhay ang tunay na kapatiran, kapayapaan, pagkakaisa para sa lahat, hindi ang karahasan. Let's all be vigilant para itigil ang violence. Nang sa ganun, wala nang kabataan ang masasayang pa ang buhay sa kulungan man o libingan. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.